Hi guys! Praise be Jesus and Mary! So meron lang akong gustong i-share sa inyo. Alam niya ba na buwan pa lang ng Marso, iniisip ko ng mabuti, nagbe-brainstorming na ako mag-isa kung paano ko bibihisan ang aking Birhen de las Flores. Iniisip ko kung paano ko siya mabibihisan na magkakaroon siya ng new look na hindi ako gumagastos ng mahal. So ang naisip kong paraan, why not bumili na lang ako ng tela tapos ipatahi ko na lang yung gilid nun para maging kapa niya. Bumili ako ng tela na satin cloth, 1.5 yards, and bumili din ako ng lace na 5 pesos per yard tapos pinatahi ko na lang yun dun sa kakilala naming mananahi. So ang nagastos ko lahat-lahat, 120 yung tela, tapos 100 pesos yung labor sa tahi, tapos ang nagastos ko doon sa lace ay 50 pesos. Tapos guys, nagpagawa na lang din ako ng bago niyang mga paper rose para makadagdag doon sa kanyang new look ngayong Flores de Mayo. Nga pala guys, kung gusto niyo ring magpagawa ng paper rose, pwede niyo po siyang kontakin sa Facebook page na Paper Rose, or pwede niyo rin po siyang kontakin sa kanyang personal account, Rose Bernardo. By the way guys, yung wrong side ng satin cloth yung ginamit ko, so bali po yung makintab na part, yun po yung ipinaloob ko, tapos inilabas ko po yung medyo matte side ng tela. So back to the topic, bakit ko nga ba ito isinishare sa inyo? Gusto ko lang naman syempre sabihin sa inyo at ipaalala sa inyo guys na ang pagiging kamarero ay hindi po sa paimbukan, payaman, ano, pabonggahan. Na kahit na sa munting halaga ay kayang-kaya po nating pagandahin ang ating mga imahin. Naway maging inspirasyon po ito, lalong-lalo na sa mga bagong kamarero dyan, na ang pagpupuon po ay kayang-kaya nating gawin kahit na sa pinakasimpleng paraan lamang. So yun lang guys, mag-iingat kayo palagi and God bless you all. Maraming salamat sa inyong suporta at maligayang kapistahan sa Birhen ng mga Bulaklak. Viva Nuestra Señora Virgen de las Flores! Nasa comment section po ang mas malinaw na kuha sa Birhen.